Hello mga mamis! For today's video, pakbet or pinakbet naman ang ating recipe. Umpisahan na natin. Bawang at sibuyas, sitaw, sigarilyas, okra, siling labuyo, kalabasa pampalinaw ng mata, baboy para sa ating sahog, boneless bagoong. Sa pag-isa, inuuna ko po ang karne lalo na kung mataba para lumabas ang mantika. Hintay lang po natin lumabas ang natural na mantika ng karne. Hanggang sa tuluyan na nga lumabas at maging golden brown na ang karne. Pag lumabas na ang mantika, pwede na po natin ilagay ang ating sibuyas. Yes po, sibuyas ang una ko nilalagay. Sunod naman po ang bawang. Mas makatas po kasi ang sibuyas, kaya sibuyas ang una ko nilalagay. Halo-halo lang po to mix well at maluto ng maayos. Huwag po natin hihintuan sa paghalo para hindi masunog ang ating bawang at ang ating sibuyas. So ayan na nga mga mamis, malapit nang maluto ang ating bawang at ang ating sibuyas. Pwede na po natin isunod ang ating kalabasa, pampalinaw ng mata. Siyempre halo-halo lang po. Sunod naman ang ating boneless na bagoong. Oops, di pwedeng sumobra, pwede naman dumagdag. Baka po kasi mapaalat, kaya dapat dahan-dahan lang sa pagbuhos ng ating boneless bagoong. After ng ating boneless bagoong mga mamis, pwede na po natin ilagay ang ating sitaw. Halo-haluin lang po natin ulit mga mamis hanggang sa ma-mix well ang ating mga gulay. Sunod na po natin ang sabaw na pinagkuluan ng ating karne. Takpan po natin at hintayin kumulo. Pagkakulo, pwede na po natin isunod na ilagay ang ating okra. Sunod naman po ang ating sigarilyas. At syempre, ang panghuli, ang ating siling labuyo. After ng siri, takpan lang po natin ulit. After a few minutes, ayan, okay na po ang ating pakbet o pinakbet na gulay sa bagoong. Ready to eat mga mamis! Thank you for watching!